Hey, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Good morning. Mapagpalang hapon, good morning. Ayun, ano yan, may nakasulat. From Saudi Arabia, God bless you. Maraming salamat po. Okay, welcome po sa ating webinar, third series to. Series po ito, pangatlo na po Friday ngayon. Nagsimula tayo sa cancer. Last week, we discussed about diabetes. And this time, isa sa pinaka-major na dumadaming karamdaman ay ang kidney disorders na alam ko napapanahon para maituro namin sa inyo. So nandito po ako, unang-una para magbigay ng karagdagang kaalaman. Hindi ho para gamutin kayo, ha? Ayoko kayong gamutin. Gusto ko, matuto kayo ng dapat niyong gawin para kayo'y gumaling. Okay, so ang topic natin ay kidney disorders. Napakaraming sakit ng tungkol sa kidney, pero kukonti pa ho ang nakakaunawa, lalong-lalo na sa kapwa ko Pinoy, na bakit ba nagkakaroon ng sakit sa kidney? Ano ba itong kidney na kilala natin sa tawag na bato, sa Tagalog? Saan ba ito nakapasok na system sa katawan natin pagdating sa anatomy and physiology? Ito yung mga basic information na dapat nyong maintindihan. At sa dulo ng ating program, ng ating webinar, magtuturo naman kami ng dapat nyong gawin kung kayo ay may sakit na, paano mapapagaling? At yung mga walang sakit, ano yung dapat nyong gawin para wag na kayong tamaan na sakit? Okay? Tama ano po. Yun? Prevention is the best cure. Hindi na ho better than cure. Prevention is the best cure para walang gastos. Lalo na sa panahon ngayon, wala na tayo masyadong pera. Tama. Wala na trabaho eh. Okay. So, umpisa na tayo. Ready na ba kayo? Thumbs up! Baka ho napapansin nyo nakayuko ako kasi yung screen ng mga kausap ko nasa baba ng konti ng camera ko. So, pag nakaganyan, nakatingin ako sa'yo. Pero pag yumuyuko ako, sinisilip ko yung mga nanonood. Kung meron ba yung mga natutulog. Thumbs up nga po yung magaganda dyan, yung magaganda. Yeah. Wala, halos. Oh. Wow. Thumbs up yung mga pogi. Ako ganito muna ako, pare. Kanina may nagtaas lalaki. Pare ko. Ano yung sikulot? Okay, so welcome po sa webinar natin. Pare, may mga nakasimangot. Naway mabigyan na, hindi, kasi may sakit eh. Definitely after the webinar, ngingiti na yan. Okay, let's start. Ang pag-uusapan natin ay ang mga karamdaman ng kidney. Ang Tagalog, bato. Okay, bato? Ang kidney, ang Latin word niyan ay renes. R-E-N-E-S. Kaya doon kinuha yung scientific name na renal. Okay? Renal. Kaya nga may renal disorders. Sa science, ang kidney ay renal. R-E-N-A-L. Itong dalawang pair na to, isang pair. This pair of purplish brown organs is located below the ribs. Tayo ka, idol. Kaya ka nandyan eh. Ito yung rib cage mo. Hawakan mo yung rib cage mo. Ito. Baba na rib cage mo, pre. Nagkakaedad na po. Akala ko, bewang mo na to. Okay. Last naman ang bewang ko. Ito yung rib cage. Sa baba ng rib mo and toward the middle of the back. So, hanggang likod, kaya kung minsan, pagka may sakit kayo sa kidney, may sakit din po sa lower part of your back. Okay? So, ang kidney, anong system ang kinabibilangan nito? Okay, pasok po siya sa renal system. O sige, renal system is kidney system. Pero ang totoo, para mas kilala nyo, pasok siya sa urinary system. Ito yung sistema sa loob ng katawan natin where the kidneys filter blood. Okay? Sinasala niya ang dugo para makaproduce tayo ng urine and get rid of waste. Ang urine, Tagalog, ihi. Pag umihi ka, waste disposal po yon na galing kay kidney dahil sumala siya ng dugo sa loob ng katawan. Okay, linaw. Doc, urinary system. Our body is composed of 11 interrelated system such as circulatory system, respiratory system, nervous system, reproductive. Isa po sa 11 interrelated system
yung urinary system. Ang trabaho ng urinary system ay sumala si kidney ng dugo na dadaloy sa kanya, sasalain niya, ipifilter niya. Pag na-filter na, yung waste na nakuha ng kidney sa dugo, kailangan mailabas ng ating katawan. Ang talino ng katawan, ano? May tagasala, may taga-purify. Ang nagpo-purify nung dugo ay ang kidney. Okay, ngayon, what are the parts of the urinary or the renal system? The parts inside the renal system are the kidneys, dalawa sila, isang left at isang right. Isang right. The ureters, okay, the ureters. Ang ureters naman po, yan yung muscular tubes. Ito. Yan, yung muscular tube, tubo that transport urine, siya po yung dinadaanan ng ihi galing kay kidney, papunta naman kay bladder. Ayun. Ayan ha, pangalawa yun. Pangatlo, urinary bladder. Yan ay isang sack. Yung sack na yan, dyan nagsimula yung word na sachet. Ah, okay. Kaya kung bibili kayo ng toothpaste, shampoo, kung ano-ano, sachet kasi maliit. Imbis na bote-bote yung binibili natin para makatipid, kailangan natin na sachet. Nagsimula siya sa root word na sack, S-A-C. Ang urinary bladder ay isang parang maliit na sachet na kumukolekta at tinahawakan niya muna pansamantala yung ihi na galing naman kay ureter. Linawin natin. Si kidney, sasala ng dugo. Pagsala niya, dadaan siya kay ureter. Yun ang dadaanan. Pagdaan kay ureter, another sala ulit. Doon kay sac, kay urinary bladder. Okay? Siya muna yung hahawak ng ihi mo. May certain level na napuno na yung sac at saka ka palang maiihi. Kaya meron tayong oops, naiihi ako. Ibig sabihin, yung sac na humahawak sa ihi, pumasok na sa level, kailangan lumabas na. Okay? Galing, no? Ganon. Gusto ko lang may paliwanag para naintindihan nyo paano siya nagpa-function. At yung pinaka-pang-apat na part ng urinary system or renal system is the urethra. Ito naman po yung narrow. Pag sinabing narrow, makipot. Makipot na passageway. Pinaka-makipot na passageway sa urinary system natin, kung saan dumadaan yung ihi, galing kay bladder, galing kay sac, dadaan doon sa maliit na passageway, palabas na ng ating katawan na tinatawag nating urination. Ulitin mo yung apat. Yung apat? Apat na part. Okay. The kidneys, the ureter, then the urinary bladder, and the urethra. So, yun yung apat na parts ng urinary system or ng renal system. Ngayon, for your information, sa mga hindi nakakalam, alam nyo ba na ang kidney natin, every 1 minute, sa loob ng tuwing isang minuto, 1,300 milliliter. Sa madaling salita, 1.3 liters ng dugo ng blood ang pumapasok kay kidney. Imagine niyo ha, gusto ko matutunan nyo. Ha? Kada minuto, yung dugo na pinadadaloy ni circulatory system, dumadaan yan kay kidney every 1 minute, 1.3 liters. Okay? So, pag kunwari, ito yung kidney, pare, ito yung kidney. Every 1 minute, may dadaan dyan na dugo. Okay. 1.3 liters, okay? Pero, 1,299 milliliters lang ang lumalabas sa kanya. May naiiwan na isang milliliter. Oh. Okay? At yung 1 milliliter na naiiwan, yun po yung natitira para ilabas natin bilang ihi. So yun yung nasaalang madumi? Yun yung dumi. Ah. Sa 1.3 ml, may natitira lang na 1 ml para maging ihi. Yun yung maiiwan kay sac. Kaya pupunuin mo muna yung sac kay urinary bladder. Okay. Pupunuin mo muna. Pag napuno na sa level, maiihi, ihing-ihi ka na. Yes. So kasi every 1 minute, 1 ml lang. Ba, patakalos, di ba? Oo. Okay, okay. Nakakasabay ba kayo? Thumbs up!
Okay, yan. Kailangan maintindihan nyo muna si kidney kung anong ginagawa eh, at kung paano kayo nagkakasakit. Eto na. Here are the main functions of your kidney. Okay? Okay. Ang ating kidney o bato, yan ay major organ. Major. Kasi malaki function. Malaki ang trabaho niya sa loob. Ano-ano ang mga function niya? Number one. Maintains homeostasis. Homeostasis ibig or sabihin yan, balance of the various body function. Siya ang nagme-maintain ng balanse ng lahat ng organ sa loob ng katawan para mag-function properly. Isa yon. Number two na trabaho ng kidney. Controls blood pressure. So, ito palang mga may high blood, isa lang ang ibig sabihin. Pag ikaw ay tinamaan ng high blood pressure na akala natin ay circulatory system problem lang, hindi po. Mahina na rin pala ang kidney mo dahil si kidney ay isa sa major organ na nagko-control para maging maayos ang presyon ng ating dugo. Number three. Balance electrolytes, acid, base, and fluid in the blood. Si kidney lang din ang kaya magbalanse ng electrolytes na nagsisilbing lakas natin, electrolytes. Ang electrolytes ang nagtatawid. Yan ang kuryente ng ating utak. Pag tama ang akyat ng electrolytes, gagana ang ating brain para utusan ang ating katawan na magtrabaho o kumilos na maayos. Siya lang din po ang nagbabalanse ng acid. Yan naman po yung pH level para hindi ka maging acidic at ikaw ay ma-maintain mo na alkaline po ang iyong katawan. And siya rin po ang nagme-maintain na ang fluid kailangan ng ilabas at hindi ka mamanas. Okay, ano pa ang trabaho ng kidney? Okay, it removes nitrogen's waste light. Okay, siya ang nagtatanggal ng mga nitrogenous chemicals. Ibig sabihin, sumasala ng pumapasok na chemical. At pag nakita nating mataas ang chemical, ang tawag dyan ay creatinine. Urea, ammonia. So, doon pala sa blood natin, may nitrogenous chemicals na nagiging lason pag hindi sinala ni kidney. So, kailangan malinis ang dugo, ang magsasala, si kidney. Siya ang magtatanggal sa dugo ng creatinine, ng urea, at ng ammonia. So, ibig sabihin, ang dugo natin may kasamang ammonia. Yes! Ano pa ang kayang trabahuin ni kidney? Produce hormone or stimulate the production of red blood cells and enzymes. Okay, anong hormones yun? Yan yung tinatawag na kapag kayo ay may kidney problem, tinuturukan kayo ng epoetin. Yan po ay erythropoietin. Hormones po yun na ginagawa ng kidney natin. Bakit? Gumagawa siya ng EPO, kung tawagin, ng EPO para ano? Para ibalanse ang dami ng red blood cell at ng enzyme sa loob ng katawan. So, napakalaking factor pala talaga ng kidney. Ano pa ang kayang gawin ng kidney? Okay. Regulation sodium and potassium. Siya rin po, sa dami ng mga kinakain natin na may sodium, sa dami ng kinakain natin na may potassium, i-filter yan sa dugo, i-regulate niya yung tamang dami ng alat at ng potassium. Pag sobra ang alat, magkakasakit tayo sa bato. Alam niyo yon. Pag bagsak ang potassium, mawawalan tayo ng lakas. Ang potassium ay very much needed of our tissues and muscles para po manatili ang kanilang sigla. Okay, next. Absorption of glucose, amino acid. Oh, so, ang kidney ay may kinalaman din pala sa mga diabetiko. Akala natin, kapag diabetiko tayo, ang babantayan lang natin ay ang pancreas. No. Bakit? Nag-a-absorb din, kung healthy ang kidney, ng glucose, tutulungan niya si pancreas to regulate the glucose inside the body. Si pancreas gumagawa ng hormone na ang pangalan insulin. Okay ha? Si kidney,
inaabsorb niya naman yung sobrang glucose para maisama sa paglabas pag umiihi tayo. So, malaking factor din ang kidney. At ito pa, si kidney rin ang nagre-regulate ng ating amino acid. Ano yung amino acid, Doc? Yan yung kino-convert ni liver para gawing energy. Pag hindi na nasala ng maayos ni kidney, hindi niya na na-regulate ang amino acid, nako-convert into uric acid. Kaya yung mga may arthritis, may kaugnayan din po sa kidney ang inyong problema. Next! Activation of vitamin D. At dahil pala kay kidney, siya ang may vitamin D tayo, pero kung hindi activated, wala tayong lakas. Wala tayong enerhiya. So, because of kidney, ina-activate niya yung vitamin D, natural na vitamin D na meron sa katawan para bigyan tayo ng lakas. So, naintindihan nyo na ngayon kung ano trabaho ng kidney? Yes. Hello? Nakita nyo kung ano yung tinamaan sa inyo? Hindi basta-basta. Kaya napaka-importante na mabigyang halaga ang ating mga organs, specifically itong mga major katulad ng kidney. Kasi ito yung napabayaan natin ng gusto. Mamaya, malalaman nyo bakit siya nagkaroon ng sakit. Okay? Bakit nagkasakit yung kidney nyo? Ngayon, there are 3 steps of kidney to get rid of waste. Kailangan nyo maintindihan, ano ba yung nangyayari sa loob ng kidney namin para paano nakakalabas yung waste kung tawagin ay ihi. Sige, 3 steps. Number 1. Glomerular filtration. Okay lang bang umupo ako? Nainggit ako kay Boss Vic eh. Ah. Oh, para pare-pares naman tayo, relax. Kayo, nakaupo. Nakangangapay ba? Oh, habi. Paano? Hey, sarado mo yung bibig mo. Baka hindi lang kidney tamaan sa'yo. Ha? Kasi nakanganga. Biro lang. Para relax lang. Kasi gusto ho namin kayong gumaling. Sino gustong gumaling? Thumbs up! Ay, wala ko sakit. Sila lang. Ikaw, Demi, sakit ka? Oh. Ano sakit mo? Bullsitis. Hindi. Alam ko sakit mo. Ano? Hindi ka na magsuklay. Oh. May bakit? Uod. Oh. May uod. Yeah. Hindi. Uod. Hindi. May karapata. Okay. 3 steps ng kidney para mailabas niyo yung ihi. Number 1 is? Glomerular filtration. Ulit. Glomerular. Glomerular? Filtration. Okay. Paano ginagawa? Blood filtered. To capillaries in the nephron called glomeruli. Yeah. Ayan ha. So yung dugo, dadaan siya sa capillaries in the nephron. Yun yung laman ng kidney. Eh. Okay. Kaya yung word na nephrologist, nephro is one of the scientific name of kidney. Yo. Ang dami, so, no? Kaugnayan siya. Kaugnayan. Nasa loob kasi, sa loob ng kidney, yung mga nephrons. O, kaya yun yung maliliit. Kaya pag sabi kasi ayokong, ng nephro ko, yan. Wag natin pag-usapan yung malalalim na scientific terms. Hindi nyo rin ako maiintindihan. Ibe-basic ko lang para lahat kayo makaunawa. Okay tayo doon? Okay lang? Okay. Ah, sige, game. Next. Una yun ha. Una. Glomerular filtration. First step ng kidney. Sige, next. Tubular reabsorption. Tubular reabsorption. Paano yan? The tubules in the nephrons reabsorb the filtered blood in the nearby blood vessels. Ang galing! Tingnan niyo ha. Kaya ako gustong i-discuss ito. Wala nagkukwento na ito. Wala pa. Eh ako, gusto ko sana maintindihan ng kaba. Okay. Ang kidney natin, sa loob niya, may process para malinis yung dugo. Una, yung glomerular. Tama? Glomerular, ano? Filtration. Filtration. If you filter, papunta sa nephrons. Tapos, pagdaan niya kay capillaries, tubular, yung tubo, tubular, yung tubo na nakadikit sa nephrons mo, i-reabsorb, ibabalik kay kidney. Ibabalik, ha? I-reabsorb. Ibig sabihin, pag nilinis yung dugo, hindi isang daan lang sa kidney. Pag dumaan, sasalain lang, sala na hindi po. Ibabalik pa niya kay kidney yun. Bakit? Kailangan malinis na malinis yung dugo. So meron tayong una,
is glomerular filtration, filtration, pangalawa tubular reabsorption. Okay, so ito yung dugo dumaan kay nephron sa capillaries, pumasok kay tubular, binalik niya pare. Ibinalik niya doon sa kidney. Oo, at yung pangatlo, tubular secretion. Pagbalik niya kay kidney, sa kabila naman dadaan niya na tubo. Yun yung tubular secretion. Isisecrete na niya. The filtrate passes through the tubules to collecting ducts to the bladder. Papunta na doon kay sac na nag-iintay ng mga waste na sinala ni kidney. Yun pala yun. Yun. Ngayon niyo lang naintindihan, ano? Oo. Hindi nga rin tinuro sa school ko yan. Natutunan ko to nung Boy Scout ako. Ako sa wedding, natutunan ko. Okay. So, yun yung tatlo ha, na steps na ginagawa sa loob ni kidney hanggang makarating kay sac. Sac, para hindi nyo matandaan, yung sachet, parang may sachet. Yun yung urinary bladder. Yun yung tagasalo. Alright. Okay. Ngayon, paano naman namin malalaman kung, Doc, how can we know if our kidneys are still in good shape, still healthy? Kung ilang percent? Chine-check namin yung GFR. Ano meaning ng GFR? Glomerular filtration rate. Yun pala yun! GFR. Kaya pag tinanong GFR, glomerular filtration rate. Uy, si Joshua, oh! Uy, special mention kay Joshua! Ano ba si Joshua? Si Joshua, ayan ha. Sa Joshua mga, Rudil, nanonood po. Sa mga hindi nakakalam, si Joshua Rudil, siya po yung na-feature natin yesterday sa cafeteria. Tuesday. Noong Tuesday, sa cafeteria, dahil siya po yung may CKD na dinadialysis na for 4 months, pero nung natutunan niya, itong ginagawa natin, yung proseso at disiplina, at pagbabalik loob sa Panginoon, hindi na po siya nagda-dialysis ngayon. Kasi na-repair po kidney niya. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Amen. To God be the glory. Nagulat ako, nandiyan ka, Joshua. Talagang, alam mo, yun ang masarap, ano? Nagkasakit ako dati, pinagaling na ako ni Lord, pero interesado pa rin ako makinig. Gusto ko malaman para wag na maulit yung sakit na yan. At saka para ma-share niya rin. Oo, share diba? Mo rin. Pare, marami pa tayo matutulungan. Okay. Naririnig niyong madalas, mababa na ang GFR mo. Ano yung GFR? Yeah. Di ba? Ano ba yung GFR? Okay. It is the rate at which the glomeruli filter the blood. Di ba? May tatlong steps sa loob ng kidney. Apo. Yung una is glomerular filtration. Filtration. So tubular reabsorption. Gaano kadami yung na-filter niya? Yun yung ibig sabihin. Kasi pag mataas pa ang filtering function ng glomeruli mo, malabo ka magkasakit kasi nagwo-work pa si kidney. Functioning well. Functioning well. Okay. So, note, the normal GFR is... Okay, the normal GFR is 120 ml per minute. Ganon. 120 milliliters per minute ang normal na GFR ng kidney natin. Pag bumaba sa 120, hindi na siya normal. Tama? Ibig sabihin, aba, mahina na yung, barado na siguro yung aking pansala. Mm-hmm. Naintindihan nyo? Mm-hmm. Yun yung meaning nun. So, dapat kayo mismo, kung may nephrologist kayo, pwede naman tayong magtanong, hindi naman po yun masama. Dok, ano po, ilan na po GFR ko? Pero hindi rin yun sana maging dahilan na pag narinig mo, nasa 14 po. Naku, ang layo sa 120. Oo. Walang dapat nervyosin. Ang dapat mangyari, pag nalaman mo, mas maging, oops, mababa na. Kailangan alagaan na. Di ba? Kaysa matakot tayo, dapat aware. Aware. Okay, ngayon, gusto ko mapaunawa sa inyo. Disorders tayo. Doc, naintindihan na namin yung trabaho ng kidney sa katawan. Okay. Ano-ano yung mga sakit kapag humina na si kidney? Ano-ano yung mga sakit na pwedeng kumapit sa kanya? Pakinggan nyo dahil alam ko iba-iba pangalan ng sakit nyo. Tingnan nyo kung alin dito, ha? Okay. These are the kidney diseases and kidney problems. Ang nagtatrabaho niyan para tulungan kayo sa ospital, ang tawag ay nephrologist.
Okay, they are the specialists regarding kidney nephrologist. Kidney stones naman, pag kidney stones lang, ang humahawak sa sakit nyo, ang tawag sa kanila sa ospital ay urologist. 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 Ah, urologist. Bakit? Urologist daw. Urologist. Kasi they are the one specializing in ureter, urinary bladder, okay? Yeah. Urology. Urologist. Hindi urologist, ha? O, kasi di ba may urologist. Okay, so here are the names of the disorders regarding kidney. Number one, glomerulonephritis. Or mas kilala nyo sa tinatawag na nephritis. Oh, pa-check lang ako. Thumbs up, sino ang may sakit na nephritis? Silipin ko lang, ha? Thumbs up, nephritis. Nephritis. Wala nephritis. Dyan. Page 2. Page 2. Page 2, mga page 2. Nephritis. Nephritis. Sige, wala ha? Wala din dyan. Wala rin. Next. Nephritis. Nephritis, mga wala ng muka. Wala silang muka. Kinuha na sila. Oo. Meron mga naka-off yung ibang camera. Oo, siguro. Oo, sige. Okay, sila. Kung naka-off yung camera, okay, ayaw nila ipakita. Ah, sayang oh, ito. Sino yun? Si Freddy, oh. Freddy Krueger? Andiyan dyan? Taga lang, ha. Huwag mong ilipat tol, ha. Oh, balik. Huwag mong ilipat tol, eh. Asan? Andali lang. Oh, ito, oh. Ano? Oh? Si Freddy yan, eh. Oh, si Freddy nga. May kamukha ho nung kumanta kanina. Okay, nephritis yung isa. Sabi ko na may sakit yun. Oh, nephritis. Pakinggan nyo maigi. Alam nyo na yung glomeruli, di ba? Oh. Yun yung nasa loob ni kidney. Okay. Na unang dinadaanan for filtration. Ano ang ibig sabihin ng nephritis? Go! Inflammation of the glomeruli. 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 Inflammation. Ang sakit na nephritis, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi sa aking, alam nyo ba, sa aking health forum, when you hear the word IT sa dulo, it means inflammation of a certain area in the organ. O kung saan man. Diba? Sinusitis. So may inflammation sa sinus area. Arthritis, inflammation sa joint areas. Mga, basta may itis. So, when you hear the word nephritis, may inflammation. Okay? Saan? Sa glomeruli. Which are called nephro. Oh, nephron. Kaya siya tinawag na nephritis. So, may pamamaga sa loob at dahil namamaga yung tagasala, hindi makasala, kaya yung kidney hindi makapagtrabaho nang maayos. Okay, pangalawang klase ng sakit, hydronephrosis. Oh, pag narinig niyo yung word na hydro, ang ibig sabihin ay water in the kidney caused by block urine flow. Yun. So, nagkakaroon na naiiwan hydronephrosis. Hydro means water. Naiiwan na tubig sa kidney kasi may blockage sa urine flow. Hindi nakakalabas ng maayos yung ihi. May blockage sa urine flow, kaya naiiwan yung dapat na tubig na sinala at pailabas sa ihi, naiiwan kay kidney. Kaya tinawag na hydronephrosis. Next! Pyelonephritis. 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 Payelo yan. Payelo ba yan? Pyelonephritis. Ito. Kung meron man sa inyo na ito, bihira. Pero hindi kasi masyadong tinetermino, pero maraming may tama na ito. Pyelonephritis. So nakuha na natin yung word na nephritis. Mm. May inflammation sa glomeruli. Okay. Eh bakit may pyelo? Sige, basa. Bacteria spread from the bladder to the kidney to create infection. Oh, see? Kaya may nephritis, kaya may nabaga, kasi may nagkaroon ng infection. Yung infection, galing kay bacteria. Oh, na nakarating hanggang doon sa glomeruli. Kaya, pyelonephritis. Oh, next! Okay, kidney stones. Oh, kahit hindi na natin ikwento na matagal ito, at calculi, kung tawagin namin sa science, we call it calculi. It is a... Ano yung usually kidney? Form in the kidneys but can form anywhere in the urinary tract. Oh, hindi lang sa kidney pwede magkaroon ng stones.
Pwede rin yan sa urinary tract, pwede rin sa ureter, pwede sa bladder, hindi, saklang si bladder eh. Kaya pagka may nakabara, syempre masakit. Kaya usually ang may kidney stones, masakit ang ihi kasi may nakabara. Saan galing ang stones? Ito ay mineral deposits, calcium deposits due to too much salty intake, sodium intake. Okay? Next. So Doc, magkaiba yung gallbladder sa bladder, ano? Oo. So yung bladder sa Tagalog, yan yung pantog. Hindi, gallbladder. Oh, pantog. Yun ang pantog, di ba? Ang bladder. Yes. Ang gallbladder, yun yung abdo. Yo, ang galing mo na, Vic. Talagang tingnan nyo, malapit na siyang graduate. Hindi, professor ako. Ha, professor ka? Lang. Okay. Kulit-kulitan lang. Oh. Okay, next. Ang cute ni nanay. Oh. Asa si nanay? Hindi ko rin makita, wala na siya. Nakaano eh, walang camera eh. Walang camera. Walang camera si nanay, sayang. Yeah. Si tatay din, wala. Oh. Oh, ayan, nandiyan okay. Na. Yung si nanay na nakapula, si nanay... Feli ba yan? Fully. Asan? Ayan, yan, yan. Nakapula. Yeah, kumakaway. Ayan, si Nanay Julie. Ayan, ayan, mabati-batiin ko kayo para yan. Nakita nyo. Oo, oh, yan. Uy, si Maribel, oh. Oh. Walang kakibu-kibu, oh. See? Si Maribel. Picture yan, eh. Ah, picture. Oo, oh, picture yan. Alam ko, hindi kumikilos. Oh, oh, oh. Si Nanay Fully. Nay! Nanay, ano? Oh, magsuklay ho muna, ha? Hindi, magulubok, eh. Oh, mabati-bati tayo. Andyan din si Julius. Hi, Julius! Henshanos, ayun! Dennis Di Castro! Ayun! Si Nida! Si Nida, haba oh. Ng bangs! Dupitan mo yan! Patiin natin pare, Sheila Ibardone! Ibardone! Ah, ito! Sherilyn! Sherilyn Biala! Carla! Flamor! Aba! Oy, si Abis na Alan Estalante, oh! Alan! Ayun, oh! Alan! Oh. Si Alan! Si Ngayon! Ayan, kamukha ni Sir Dong Balesa, oh! Si Christine Mondanto! Ang haba na pangalan mo! Si Maria Fe Danao! Maria Fe! Ayan, si Marimuts, oh! Ang ganda lang! Si ano, Bernardina! Iga? Bernardina! Ayan, magpapadala raw siya ng ano? Ng ano? Sardinas. Sardinas? No? Sino pa? Sino pa? Si Dali! Dali! Mogado Vivian Garcia. Ito yan. Si Evelyn Mejia. Saudi Arabia, maraming salamat po. Si Maripe, Ma'am Maripe. Oo, nandiyan na. Maria, sino pa ba? Sino pa? Sila rin yan eh. Sa kabila naman, oy. Yung nakahiga. Ayan, yung nakahiga, oy. Nakahiga, oo. Gising na siya. Ayan, oh. Si Marie Boots. Marie Boots. Tayo tayo, pag may time. Oh, ayan. Kakakain nyo lang, ano? Kakakain nyo lang. Ang sarap ng higa nyo, ah. Sino pa? Ito, si Ann Coleta. Ma'am Ann! Oh, taga-DepEd yan. Oh. Si Beverly Lau. Beverly. Yan, tumatanggap kami ng tocino, longganisa. Bigas, bigas. Ang ayuda. Oo, okay. Yung iba, batiin natin mamaya. Okay. Okay, sige, sige. Sige. So, ano pa ang mga sakit sa kidney? Ito na. Ito na. Kidney failure. Ayan. Acute and chronic. Okay. Nagtataka yung marami, Doc. What does acute means? What does chronic means? Kasi pag narinig natin yung chronic, alam natin malala na eh. Eh, ang tanong, pag narinig mo yung acute, ano tawag doon? Yung malala din. Nakakatuwa. Acute, no? Buse. Acute. Okay. Pag sinabing chronic, matagal na pangyayari sa loob ng katawan mo. Mm. Matagal na ngayon lang mo... Ngayon lang po na-diagnose. Mm. So, matagal na bang yan. Pag sinabing acute, a bit elevated na yung problem mo. Oh. Okay, yun lang yung pagkakaiba. Pero, kidney failure eh. By the word itself, wala kayong dapat ikatakot. Ha? Kasi failure, Doc, failure. Bagsak. Ibig sabihin, bagsak, very good. The kidney is failing to function. Yes. Pero hindi pa ho patay ang kidney nyo. So, ibig sabihin, pang hinaharap pa lang. Oo. Future. Failure. Babagsak pa lang. Hindi, actually, bagsak na siya. Hindi makapag-work efficiently katulad ng kailangan niyang gawin sa loob ng katawan. Kaya it is branded as failure. Okay. So, hindi siya makapag-filter na maayos. Kaya, ang usual na recommendation in any hospitals and doctors, even specialists, is for you to undergo kidney transplant
Mm-hmm. Or dialysis. Ayan na. But the thing is, alam natin ang presyo ng transplant. Correct? Million. Mm-hmm. And you need a donor. Mm-hmm. Ang question is, what if yung kidney ng donor will not be match for you? So trial and error pa rin eh. So may ganun pala. Baka kasi hindi accepted ng katawan ko yung kidney mo. Halimbawa, halimbawa lang. Okay. Ako yung nagkaroon ng kidney failure and the doctors recommended me na, okay, you need to go kidney transplant. Okay, I have means, I have money. Sige ho, papatransplant po ako. Mag-iintay pa ako kung sino. Halimbawa, ikaw, kamag-anak kita, magkapatid tayo. Mm. Sa sobrang pagmamahal mo sa akin, you donated one of your kidney. Okay. Before that, matanong ko. Pag ikaw ba ay nagpa-kidney transplant, tatanggalin po ba yung kidney? Aalisin po ba? Okay, linawin natin. Wala hong tatanggalin sa loob ng katawan nyo. Nandyan lang po yung lumang kidney, may ipapatong lang na bago. Okay, so ako ngayon na magdodonate. Tatanggalin yung kidney mo. Tatanggalin ang kidney ko. Siyempre. Okay, so idodonate ko sa'yo. Yan. Thank you, ha. Okay. Ihulog mo sa Dropbox. Sa Dropbox. Saan banda? Hindi. Okay. Idodonate ko yun. Operation. Kinabit na yung kidney niya. Mm. Nakabit na. Subject ngayon yan for 6 months na observation. If his kidney will match my body. Pag hindi, tatanggalin yung kidney niya na ikinabit sa akin. Wala na yon, di ba? At ibabalik yung dugtungan ng kidney ko sa dati. Oh. Alright? Naintindihan nyo? Kaya hindi siya safe. Okay. Salamat sa Panginoon na napakarami po ang successful in kidney transplant. Kasi yan lang yung natutunan natin before. Kaya marami ang nagre-recourse, sa dialysis rather than transplant. Okay. Sa dialysis naman, lalagyan ho kayo ng bridgeway. Fistula. 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 Lalagyan kayo ng fistula para yung dugo na hindi malinis ni kidney, kasi hindi na nga nagtatrabaho si kidney, ilalabas sa bridge, sa fistula, idadaan sa dialyzer. Okay. So ang nagsisilbing tagasala ng dugo, hindi na yung kidney mo, si dialyzer na. Makina na. Makina. Idadialyze, pag malinis na, ibabalik sa loob ng katawan. Correct? Opo. Tanong, kumakain ba tayo araw-araw? Opo. Umiinom araw-araw? Opo. Kahit tubig, no? Umiinom. Opo. Umiinom ng gamot. Opo. Lumalanghap ng hangin. Opo. Question, may chemical o wala? Meron po. Meron. At dahil may chemical yung apat na ipinasok mo, yung nilinis ng dialysis na dugo kanina, mamayang gabi marumi ulit. Tama. That's why you need to be dialyzed twice or thrice in a week para yung trabaho ni kidney, machine na ang gagawa. Okay. But the biggest question will be, nung nagpa-dialyze ka, natulungan ba nung dialysis na ma-repair ang kidney natin? Hindi. Hindi po. Kaya lifetime, papalinis lang yung dugo. E dito naman sa akin, what I am sharing with you right now is, pwede po bang ma-repair ang kidney? Sabi ni Lord, pwede. Tama ba? Kasi kung hindi na pala nare-repair ang kidney, bakit may mga pasyente po tayo na sumunod sa disiplina, na-repair yung kidney, nagtrabaho ulit yung kidney, hindi na dinadialysis ngayon. Correct? So napapatunayan natin, nagmimilagro talaga ang Panginoon. Amen. Doon sa mga taong naniniwala na kaya ni Lord na magmilagro sa buhay niya. Amen. So sa mga nakikinig ngayon, kung kayo ay may kidney problem, lalo na kung matlalaman yan, tanongin mo yung sarili mo, do you believe that the Lord can do miracle in your life? Ayon. Because if you will answer amen or yes, then He will do it. He will perform it. But if your mind and heart says no, then how can the Lord perform miracle for those who are not believing in Him? Dok! Kala ko tulog ka tulog. Paano naman, bilang akong donor, isa na lang po yung kidney ko? Ulit. Bilang isang donor, nag-donate ako sa'yo. Okay, so isa na lang ang kidney ko, di ba? Yes, isa na lang. Okay, isa na lang po.
paano naman po yung pag-process nung sa akin dahil isa na lang ang kidney ko? Aalagaan mo na ng husto sarili mo. Kasi yung dating dalawa na magkaparang tayo. Okay. Pag nag-host tayo ng cafeteria, dalawa tayo lagi. I-denonate kita. Pinagtamo ko sa Somalia. I-denonate kita sa Beirut. Oo, yan. Boom! Oh, so, kailangan kong ingatay sarili ko dahil yung dating trabaho natin, hindi ako ganun kahirap kasi tinutulungan mo ko. Ngayon, ako na lang ang mag-handle mag-isa. Ooh. Naintindihan mo? So, yun yung risk naman on yun my yung part. Risk sa part ng mga donor na usually, ang gumagawa ng yan is ang mga kapamilya itself. Okay. Pero hindi pa rin assurance na parehas kayo ng blood type, parehas kayo ng safe na po. Di ba nauso yan dati na may nagkakabenta? Oh, dati binibenta yan, ng kidney binibenta. 50,000, 40,000. Ngayon, wala ka na mabibili, puro sira na kidney. Tama ba? Oo. Sa dami ng junk foods, ay, nako. Yeah. Sa hilig niyong uminom ng kung ano-ano. Anyway, sige, so yun yung kidney failure, ha? Okay. The kidneys cannot function as efficiently as they do before. Yun lang ang meaning ng kidney failure. Next! Kidney tumor. Oh, hindi na natin dapat pag-usapan to dahil ang tumors and cancers, na-discuss na po natin yan nung cancer series. Tinubuan ng bukol ang kidney at yung bukol na tumubo sa kidney, binahaya ng cancer cells. Ayun. Okay, next. Necrosis. Ah, yan yung tinuro natin kanina. Ayun. Di ba magkaroon ng infection, so, inflammation. Bacteria. Next. Polycystic kidney disease. Ayan! Dito maraming natatakot. Polycystic kidney disease. We call it PKD. Polycystic kidney disease. Anong meaning yan, Boss Vic? Fluid-filled cyst replace healthy kidney tissues. Anong sabi? Fluid-filled cyst replace healthy kidney tissues. Ibig sabihin ng cyst, tatandaan nyo, ang cyst ay oo, bukol, pero ang laman niya ay fluid. So, hindi siya solid, hindi siya mass, hindi siya nodule, kundi isa siyang balloon na may laman na fluid. Kaso nga lang, pag sa kidney nagkaroon ng ganito, ibig sabihin, yung fluid balloon ay naka-replace sa kanyang kidney tissue. Oh, kaya nagkakaroon ng hindi pagtatrabaho ng maayos ni kidney. Kasi yung tissues ni kidney dapat walang sagabal para makapagsala siya ng maayos. Ilalagyan mo ng isang malambot yung nakaharang. Pero sagabal siya. Sagabal siya sa circular, sa system na ginagampanan ni kidney. Yun yung polycystic. Okay. Sa FB, nakakatawa, maraming salamat po. 2.4. Live na may nanonood na 2,304. 2,400. Ayan, oh. 2,500. 2,600. Tuloy, 2,600. 2,700. Salamat, oh. Ayan, ako. Alam nyo, hindi nyo alam kung gaano kasaya kami ni Boss Vic na may mga kapwa tayo Pilipino tumatangkilik sa ganitong uri ng advocacy, no? Na nakaka-overwhelming on our part. Kasi, oo, advocacy namin to ever since and we are not expecting na maraming Filipino pala talaga ang interesadong may matutunan tungkol sa kalusugan. And salamat po sa inyo. At nagiging makabuluhan pala yung aming ginagawa. Palakpakan natin si Boss Vic sa kanyang, sa kanyang huling araw ng paglilingkod. Na maalam na. Okay. So, asan na ba tayo? Doon tayo sa polycystic kidney disease. Oh, tapos yan. Na po yun. Oh. Next, renal hypertension. Yun! Ito yung sinasabi ko na kapag may high blood ka, wag kang mag-isip na ang problema ko lang, heart, circulatory system. It begins also with kidney problem. Bakit? Basa! So, ibig sabihin, basa. Na hina-high blood ang kidney? Oo. Oh. Basahin ba? Aray ko. Renal hypertension. Oh, may high blood ang kidney. Mainit ulo ng kidney ko. Huwag kayong magulo dyan. Okay. If kidneys don't get enough blood, they set off a series of events leading to high blood pressure. So, tingnan nyo yung kaugnayan.
Tandaan natin, si heart ang manager ng circulatory system. Siya ay gumagawa ng pulse para paikutin yung dugo all over our body. At kung sasalain na, yung tulak ng circulatory niyon pupasok na kay kidney. Mm-hmm. Ang problema, if the kidneys don't receive, kailangan daw niya makatanggap ng 1,300 ml per minute na dugo. Eh dahil sa loob ng katawan mo, may barabara na, hindi umabot ng 1,300 ml yung pumasok kay kidney. Anong gagawin daw ni kidney? Magsesend siya ng signal. Uh-huh. They set off a... Set off a series of events leading to high blood pressure. At dahil hindi siya nakakatanggap, magsesend siya ng signal, "Hoy, lakasan mo naman yung tibok mo para makarating sa akin yung dugo na ine-expect kong 1,300 ml per minute." So sabi ni puso, "Hindi ba nakakarating dyan? Sige, sandali lang. Titibok siya ng mas mabilis para makarating yung dugo. Pag tumibok siya ng mabilis, ayun na ang tinatawag na high blood pressure." Malinaw? Parang ano pala, Dok. Para palang... Kakapago yung paliwanag. Para palang nawasa. Oh, tigilan natin. Wow! Di ba tayo tapos eh? Para palang nawasa. Oh. From the main sa nawasa, papunta sa pinakamaliit na bahay-bahay. Correct! Wala na kaming tubig din ang hina ng agas. Oo, oh, kasi nakukuha na nung iba. Tawag ngayon sa nawasa, pinakamain. Lalakasan ngayon. Lalakasan ngayon. Baha ngayon, baha. Ngayon paglakas, oo, may tendency ng ganun. Kasi magpuputo ka naman yung mga maliliit na tubo. Yeah. And that is the artery na tinatawag natin. Aterosclerosis. Aterosclerosis. Oh, pera. Boom! Parang neneng biyang kanyang katawan. Kidney! At next! Okay, renal infarction. Oh, ito, baka ngayon nyo lang narinig. Ako kung, ngayon ko lang narinig yan. Kung infarction. Sa puso, lagi nyo naririnig yung MI or myocardial infarction, meron din pong problema sa kidney na tinatawag naman po namin sa siyensya na renal infarction. Anong meaning yan? Similar to heart attack! But in the kidney, because, aray! Heart attack eh! Similar to heart attack, but in the kidney, caused by blockage of kidney vessel. Yun, blockage siya. In the kidney, caused by kidney vessels. Yan. Ang infarct, tandaan nyo, pag sinabing infarct, may bumabara. Myocardial, cardio, heart, infarction, may bumabara. So, ang ibig sabihin, pagka-kidney infarction, may bumabara sa daluyan para makarating ang dugo sa kinauukulan sa loob ng kidney na tinatawag na glomeruli. Ayun. And then, eto na. Eto na, Dok. Natututo rin ba kaya? Oo, namahan. Salamat na, sa Panginoon. Ang kasunod niyan, di ba may renal infarction? Meron eto ding? Na, renal vein clot. Oh, ano na, clot. Clot pala. Oh. Damit pala yun, damit. Ano yung renal vein? Oh, malinaw naman, renal is kidney, vein is ugat. Ugat. Ano yung clot? Yung clot, clot in the vein that carries blood from the kidney can be fatal. Pagka po may namuong dugo, clotting. Okay, may namuong dugo, doon dumaloy sa papunta kay kidney, renal vein, clot. Fatal po yun. Dahil hindi na makakasupply ng dugo papunta kay kidney. Kidney will not function anymore. It can be fatal or we call it death. Ah. Kasi hindi nagagana yung kidney. Wala nang dumadaloy na dugo eh. Okay? Okay. Okay. So, yan po. Naintindihan nyo ba yung mga disorder sa kidney? Yes. Thumbs up naman kung naintindihan. Yan. Yeah. Salamat po. Mm-hmm. Oo. Okay. So, ngayon. Ano ngayon ang pag-uusapan natin? Eto na. Konting-konti na lang. Tuturo ko na kung paano kayo gagaling. Gusto ko lang maintindihan nyo muna yung physiology. Okay, renal physiology. Ano ba ang ibig sabihin? Anatomy is study of a certain organ. Pag sinabing physiology, function. Study of the function of that organ. Okay. So, renal physiology is the study how the kidney functions. Naintindihan nyo na yung function niya. Pero kailangan nyong maunawa ang maigi. Go, basa. Study of physiology of the kidney. This encompasses all function of the kidney, including maintenance of acid-base balance, regulation of fluid balance, regulation of sodium, potassium, and other electrolytes.
clearance of toxins, absorption of glucose, amino acid, and other small molecules, regulation of blood pressure, production of various hormones such as erythropoietin, and activation of vitamin D. Sige, next. Much of renal physiology is studied at the level of the nephron, the smallest functional unit of the kidney. Ang nephron, kaya may tinawag kayo nephrologist, ang nephron is the smallest unit sa loob ng kidney. Yun yung mga nephrons. Yeah. So ang kidney natin are made up of many, 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 many nephrons inside. Ayan. So pag binuo mo yung mga nephrons na yun, ang tawag sa kanya, kidney. Okay. Each nephron begins with a filtration. Okay na yan. Diniscuss ko na yan. Next muna, kuya. Okay. Next. Sige, na-discuss na natin yan. Okay, next. Okay. Sige pa. Sige pa. Okay na ako niyan. Na-discuss ko na yan. Ito. Ngayon, marami ang nagtatanong, Dok, why are the kidneys so important? Huwag natin pagbasihan ng scientific. Tanungin natin sila. O huwag kayo. Hindi naman kayo makakasagot eh. Wala kayong sounds. Parekoy, bakit importante ang kidney sa ating katawan? Importante ang kidney. Siyempre, siya po ang tigasala nung nabanggit nyo nga yung dugo sa ating katawan. Correct. Ngayon, naintindihan nyo na bakit siya importante. Ito, tatandaan nyo. Hindi ilalagay ng Panginoon ang kahit na anong parte sa loob ng katawan natin kung wala siyang silbi. Kaya, huwag niyong i-donate. Huwag niyong ibebenta. Ha? Mahalin mo ang katawan mong buong-buo dahil nilikha ka ni Lord na buong-buo. Kailangan, hindi lang mahalin, alagaan mo dahil pag may napabayaan ka sa kahit anumang parte ng katawan mo, darating ang panahon, maniningil po ito. At pag naningil po yan, kulang po talaga ang ating mga pinaghirapan. Correct? So, gusto kong marinig ito at sabihin ito, lalong-lalo na sa mga wala pang karamdaman. So, please, yung family nyo, don't let them have the same kind of problem as you have right now. You know why? Laging sinasabi, hereditary daw yan. Ikaw ba bilang isang magulang na nanonood sa akin ngayon na may sakit sa kidney, payag ka kung ano yung sakit mo ngayon, yan din pala magiging sakit ng anak mo at magiging apo mo at ng kaapu-apuhan ng mga apo ninyo. So, ibig sabihin, yung dialyzer. Dialyzer. Diba? Dialyzer. Dugtong-dugtong yun. From so, anak, so, hindi. Apo. Sabihin mo sa anak mo, ganda na natuto ka ngayon. Anak, nagkasakit ako ngayon kasi napabayaan ko yung sarili ko before. Ngayon, naniningil yung katawan ko. Huwag mong gagayahin yung pagkakamali ko before para ikaw hindi magkaroon ng katulad na sakit na nagpapahirap sa akin ngayon. Okay ba yun? Okay. Tama, di ba? Tama. Mas okay na ako rin kaysa gumastos ako ng gumastos. Mauubos pera ko, ospital pa lang. Isipin mo, nagtrabaho ko for 30 years. No? Tapos yung makukuha mong pera, kulang. Kulang, pampagamot. Tapos mamamatay ka. Ang iiwan mo sa pamilya mo, utang. Anong lasing nga maka? Shhh! Kinig! May drama. Ano? Tama. Hindi. Parang tinamahan ka, Tol. Naalala ko kasi yung... kung Tol, baka maiyak ako. Naiyak eh. Hindi kasi yung mga... Ano natin ba? Salamin lang ako. Yung mga pasyente natin na bata pa, na naging pasyente natin, na yung pinagdadaanan nila. So, naramdam ko po kaya, but kaya ganito ko kababaw siya. Balin, pag nakita kong teary-eyed ka, mas nalulungkot ka. Siguro talagang ayoko nang nasasaktan ka. Tama. Kasi nakita kita nung nasaktan talaga. Talaga? Oh, bangitin ko pa? Wag na! Tapos na yun eh. Okay. Next one. So, gano'ng ka-importante ang ating kidney na ipaliwanag na namin sa inyo kung ano ang function niya. That's how important kidney is. And when your kidneys are malfunctioning,
nagma-malfunction yan. May maaapektuhan ding ibang organ dahil pagkadaan ng dugo kay kidney, yung dugong malinis, may dinadaanan din yung iba. Hindi rin siya makakuha ng tamang nutrients kasi hindi nasala, nasala ng gusto. Magkakaroon din ng toxins sa ibang part sa ibang organs nyo na magkukos din ng other problems. Saan tawag doon? Complications. Ngayon, ito na! Ito na! What are the warning signs of kidney disease? Oh, ito ha. Ito yung mga nararamdaman ng tao na yung kidney niya nagrereklamo na na mayroon ng problema si kidney. Are you ready? Game. Okay. Warning signs. Warning signs. Yun sa baba na? Sige, yan. Okay. Warning signs. High blood pressure. Anim lang ang tatandaan nyo ha. Anim. Pagka tinumaan ka na ito, ibig sabihin, ay, si kidney ko pala, may hina-hina na rin. Oh. Hindi ko sinabing may sakit ka sa kidney. Warning signs that your kidneys naapektuhan na. Oo, naapektuhan na siya. Yan. Okay, high blood pressure, sa puso naman yon. Pag ikaw may high blood, ayan, warning sign yan that your kidney is affected okay. na. Number two, blood and or protein in the urine. May dugo or protein na kasama sa iyong pag-ihi. Proteina. Hindi mo lang Tagalog ng protein. Ano? May, paano nyo malalamang may protein ang dugo nyo? Mamaya, ipakikita ko sa inyo. Oh, no. I-explain ko sa inyo ano ang itsura dapat ng ihi. Live. Pakikita natin. Iihi si Boss Big. Oo. May na. Hindi. Yan yung pangalawa, ha? Blood in your or protein in your urine. Ibig sabihin, the kidney is already weak. Next. A creatinine and blood urea nitrogen BUN. O tinatawag nating BUN blood test outside the normal range. Outside. Ibig sabihin nung pwedeng mataas, pwedeng mababa. Okay. Hindi porkit mababa sa normal, okay lang. No. Pag mababa sa normal, ibig sabihin it is not regulated. Kailangan pasok sa normal range. Mm-hmm. Naintindihan niyo? So, makikita rin kung mahina na si kidney or hindi siya nakakapagtrabaho ng maayos pag mataas ang creatinine or ang urea blood urea nitrogen, BUN. Nakukuha naman yon sa pagpapatest ng dugo. Okay, next. BUN and creatinine are ways that build up in your blood when your kidney function is reduced. Oh, yan. Next. Glomerular filtration rate, GFR, less than 60. GFR is measured of kidney function. Oh, teka lang, baka maguluhan kayo. Dok, akala ko 120. Left and right, 120. Pag isa lang, 60. Ah, so 60-60. Pag inad mo sila, 120. Oh, hindi. Ano? Tama, 60-60. next. Okay, next. More frequent urination, particularly at night, difficult or painful urination. Oh, wala sa edad to ha, wala sa edad. Pagka frequent, madalas kang umihi. Aba, sa gabi. Bakit? Lalo na't sa gabi. At masakit? At masakit yung nakahawak ka sa ano? Sa bakal? Tiles? Iba yun. Napatid tuloy ako. Yung nakahawak. Nakahawak ka sa tiles. Sumiling-iling ka na. Oh. Dalawa lang yun. Baka meron kang tulo. Or, ayun nga, may kidney problem na tayo. Hmm. Okay, number 6. Puffiness around eyes. Yun! Swelling of hand and feet. Puffiness. Ano yung puffiness? Yung pagluwa ng mata. Hindi, puff. Parang. No. Ano? Yung... Popcorn? No. Puffiness, ibig sabihin, teka lang, iniisip ko yung Tagalog yun, exact word eh. Para siyang may eye bag na parang lumulo, parang manas din around the eye. Lumulo. Okay, sign namamaga. Yun. Oh, no, parang ganyan tol eh, parang ganyan. Tapos, pag-ihilig. Puffiness, tapos, nagkakaroon na kayo ng edema. Edema is pamamanas either ng kamay or ng paa. Ibig sabihin nun, nakasala ng urine si kidney, sumobra sa sack. Dahil sobra na sa sack, hindi makapagtrabaho na maayos yung kidney, sumobra dun sa sack. Imbis na papunta sa urine,
napupunta sa lower extremities, kaya may pamamanas. Kasi nga, nahihirapan kang umihi. Correct. Hindi siya makalabas, so next, magkakaroon ka ng water retention na pupunta sa paa, pag-swell, at sa kamay. Okay. Oh. So, mga kaibigan, malinaw na tayo ha. Ngayon, punta na tayo doon sa anatomy. Hindi na. Okay na tayo sa anatomy. Facts about urine. Yan. Facts? Sige, angat lang ng konti. Pakikita ko sa kanila. Angat, angat pa onte. Sige pa. Next. Next lang. Wala na? Wala na. Asan yung facts about urine? Facts about urine. Oo. Hindi mo na-picturean? O, edi wow. Pakikuha nga ako. Dali. O, huwag ka matang. Ah. Okay, kausapin ko kayo, ha? Sandali lang. At may kukunin lang po si Doc. Ano yun? Facts about urine? Oh, sandali lang po mga kaibigan. At kinukuha lang po ni Doc ang kanyang lecture. Okay lang ho ba kayo dyan? Thumbs up kung okay pa kayo. Humihinga pa. Okay, very good. Mabuti naman. Sandali na lang ho ito. Okay. At doon po pala sa ating mga follower from YouTube and Facebook, kayo po kumamaya, no, pagkatapos natin nito, pwede rin po kayong mag-message sa ating Facebook Messenger, yung mga taga-YouTube at webinar din po. Pwede kayong mag-message doon sa ating Facebook Messenger para po kayo ay mabigyan ng ating nutritional guidelines. Okay? At dahil din po mamaya, ipapaliwanag din po namin, matatanggap nyo rin po yung 7 doctors at yung buong nutritional guidelines. Okay? Okay. O, make sure na lang. Tapos na tayo. Ito po yung facts about urine. Please, paki-share nyo to or kayo mismo i-observe nyo to pati sa mga anak nyo. Bakit? Mas maagap po na malaman na may problema tayo kay kidney, mas maagap din po na marerepair natin siya kesa po huli na tsaka po natin asikasuhin. Okay, here are some facts about urine. Go! Number one, apat lang to ha, apat. Okay, number one, normal, healthy urine is a pale, ano to, straw transparent yellow odor. Transparent ha? Transparent yellow. Color. Color. Ito po ay medyo pale pero transparent. Okay. Yun yung una. Yun okay. Yung normal. Number two. Darker yellow or honey-colored urine means you need more water. So, dehydrated ka. Pagka ang ihi mo ay anong kulay? Ito po ay honey-colored or darker yellow. Ha? Ibig sabihin, dehydrated. Nagre-reklamo na si kidney kasi hindi na, tama yung dami ng tubig na naiinom nyo. Number three. A darker, brownish color. Pag brown na, hindi na yellow. May indicate a liver problem or severe dehydration. Oh. So pag umihi tayo, kasi urinary disorder itong pinag-uusapan natin, kidney. Umihi tayo at halos brown na. Hindi lang kidney may problema, pati si liver mo may tama na. Oh, and lastly, number four, pinkish. Oy, pink or red urine? Ah, urine. Akala ko si Junjun. May, pinkish Junjun. Oh. Means or urine. Tuloy mo na. Pinkish or red urine may mean blood in the urine. Pagka po dumugo na ang ating, may dugo na ang ating ihi. Ayan na. Ibig sabihin po, medyo nasa advance na po yung stage ng problema po natin. Ah. So, these are the things, the anatomy and physiology na kailangan nyo po na maintindihan regarding kidney. At dahil naipaliwanag ko na itong anatomy and physiology, wala masyadong nagkukwento tungkol sa trabaho ni kidney. Ngayon, Doc, naintindihan na namin how important our kidney is, how they function inside our body, what is the system, kung saan nakapasok si kidney. Doc, paano nanghina si kidney? Okay, papasok ulit tayo sa itinuturo natin. Bakit nawala yung 7 doctors sa buhay mo? Number one, yung pinaka-importante pa rin. Number one, lapit Dr. Water. Yeah, Dr. Water. Isa sa pinakamalalim na pinag-ugatan ng sakit sa kidney
ay simula ba nung ikaw ay mag-teenager? Pag sinabing teenager, 13. Ikaw ba ay nakaka-consume ng 8 basong tubig araw-araw? Or dahil during that time na teenager ka, mas preferred mo uminom ng carbonated drinks, uminom ng tea, uminom ng kung ano-ano kaysa tubig. Dahil kung hindi ka nakakawalong basong tubig araw-araw, simula 13 anyos ka, pinahirapan mo ang kidney mo starting that time. Sayon. Lupit, no? Okay. Pangalawa, tanungin natin, yung doctor diet, kausapin mo sila. Doctor diet, kamusta po kayo? Yung mga webinar natin. Ah, webinar. Doon sa mga manonood natin, kayo po ba ay nakakakain ng naaayon doon sa tamang pagkain? So, yan. Lahat ng webinar ko, ito ang ending. The real reason why you have diseases right now, why you have kidney problem right now, wag na nating isa-isahin. Kasi bibigay naman namin sa inyo yung solusyon eh. Kailangan lang maamin mo. Kasi pag hindi mo kayang aminin, hindi mo masusunod yung itinuturo natin sa Health Forum na 3 steps how to achieve healing in accordance with what is written in the Word of God. Ngayon, linawin ko, kung hindi mo kayang sundin ang Word of God, kung hindi mo kayang sundin ang Word of God, kapatid, huwag ka na rin sumunod sa Word of Doc. Wala akong magagawang tulong sa iyo. Salamat nakinig ka, may natutunan ka. Pero pagalingin ka, hindi ko po kaya. Dahil isa lang po talaga ang pwedeng magpagaling sa iyo at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung nakikita niya at makikita niya na susunod ka sa inuutos niya na gawin mo para gumaling ka. Malinaw? Thumbs up kung malinaw ako. Alright. Okay. So, ano ang dahilan ng pagkakasakit nila, Boss Vic? May mali silang... Nagawa sa katawan at buhay nila dati. Correct? Tama po. At dahil mali ang nagawa mo, kailangan palitan natin. Mm. So, we need to change the wrong lifestyles that we did before. Kasi kung walang change, maintenance, pwede ka na. Pero hindi ka nagagaling. Inom ka ng gamot, patuloy mong gagawin yung mali mong ginagawa, gagaling o hindi? Hindi po. Oh. Si lalo pang nasisira yung ibang organs na nagkukos kung bakit nagkaroon kayo ng ibang complications. Ngayon, kung papaltan natin, pare, papaltan ko yung nagawa kong mali dati. Ang tawag dyan sa gagawin mo ay? Discipline. Sa Tagalog, disiplina. So, tanungin mo muna sila bago tayo tumuloy. Ikot ka ron. Lapit ka sa ano? Lapit ka sa ano yan? Yan, sa webcam. Tanungin mo, kaya bang sumunod sa disiplina? Kasi kung hindi, pwede nang mag-leave sa webinar. Huh! Dali, binibilang ko. Kaya daw, kaya. Kaya nila, kaya. Ha? Kaya. Kaya. Kaya? Disiplina? O, sige. So, pag sinabing disiplina, kapatid, maglilista ako ng mga bawal para hindi na mapahamak ang inyong kidney. Kaya o hindi? Maglilista ka ng bawal? Huwag nilang kakainin. Hindi ba pwedeng tikim lang, do? Kahit tikim, edi niloloko mo yung sarili mo. Sige, o yan na, sinabi niya. Bawal! Bawal! Huwag ka dyan tumingin sa camera. Bawal! Bawal! Ayan na, bawal. Okay daw, pwede. Okay. So, ano ang gagawin natin? First step, burahin ko. Burahin mo, sige. Bilisan na. Mabilis lang to. 5 minutes, tapos na ako. Tanong mo, okay lang bang 10 minutes pa ako? Okay lang bang 10 minutes ito? 10 minutes. Hanggang bukas daw, pwede. There are 3 steps to achieve healing. The first is, pare, basa. Acceptance. And? Admission. O, bakit kailangan yung Boss Vic? Kailangan po ng inyong pagtanggap at pag-amin. Yan. Bakit kailangan, Boss Vic? Dahil magiging mabigat po sa inyo ang kagalingan kung wala kayong pag-amin at pagtanggap. Oh, kasi walang ibang may kagagawa ng sakit mo kundi ang sarili. Pangalawa, forgiveness and forget. Dahil ang itinuturo natin dito, hindi lamang po katawan ang pagagalingin, hindi lang ang physical na aspect,
kundi spiritual, mental, emotional, saka lang po gagaling ang physical. So makikisuyo tayo, baka yung kamag-anak nyo ayaw niya nung tinuturo natin, pamilya mo, imbis sa suportahan ka, kontrahin ka. Eh, gagaling, hindi. Hindi po. O, ayan ha, pakinggan nyo. Malabo. And last but not the least, the third step, nakasulat sa Revelations 22 verse 2 at Ezekiel chapter 47 verse 12. This is the number one core value of naturopathy. Do no harm. Ano ang sabi ng Panginoon? Tinanim ko ang mga halaman at puno upang ang mga dahon at bunga ang magsisilbing kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman ng buong nasyon. The Lord promises healing. Ang pangako ni Lord kagalingan, hindi lunas, hindi relief, hindi remedy, hindi control. The Lord promises healing. The question is, why aren't you following the Word of God? Di ba? Mas tiwala kayo sa ano eh. Mas tiwala tayo sa Word of Man. Inumin mo to. Oh, inumin mo, giginhawa ka. Pero gagaling ka, sundin mo ang utos ng Panginoon. Panginoon. Bakit sinabi ni Lord na makagagaling ang dahon at bunga? Boss Vic, ikaw nga ang sasagot para sa kanila. Bakit sinabi ni Lord na ang dahon at bunga ay maaaring makagaling? Tanong, yung dahon at bunga, ano ang laman nila? Nutrients o lason? Nutrients. Mm. Ang nutrients ba makaka-repair ng organs? Opo. Mm. Ang nutrients ba makakasira ng organs? Hindi po. Ang dahon at bunga, may laman bang kemikal? Wala po. Mm. Ang chemical ba makakasira ng organ? Opo. Ay, ba't puro chemical ang iniinom nila? Ewan ko po. Ayan na. Malinaw na malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw. That's why sa aking guidelines, nililinaw ko, nutritional guidelines po ang ibinibigay ko. I want to supply your body with nutrients that they need in able for them to be repaired rather than give you something that will control your diseases. You need to repair what is wrong inside. But in able for your body to be repaired, there must be kaakibat na discipline. Ano ba yung kaakibat sa English? Kasama. English yon. Together. Okay? So, malinaw? Ngayon, ano-ano yung guidelines na ipamimigay namin bago tayo mapunta dyan sa guidelines na yan? Tignan natin. Gusto ko po sagot kayo at ang sagot nyo, pag oo, thumbs up. Okay? Pag hindi, thumbs down. Okay? Tatlo lang ang sumagot. Oh. Dalawa, tatlo. Oh, yun lang yung mga gagaling, yun lang. Oh. Tanong. Sinuplayan natin ng nutrient ng katawan mo, ang kidney mo ng nutrients, pwede bang makarecover ang iyong kidney? Pwede daw. Pag nakarecover ang iyong kidney, will they be functional? Pag functional okay na ang kidney mo, may sakit ka ba? Wala na. Pag wala ka ng sakit, ano tawag sa'yo? Gumaling. Di ba totoo na posibleng gumaling? Sa simpleng-simpleng pamamaraan na itinuro po natin. Correct? Okay, so may natutunan ba ang aming mga kababayan? Salamat sa Panginoon dahil kayo lang po ang makagagawa niyan. Pero baliwala itong itinuturo namin kung hindi kayo magdidisiplina. Tama ba? Ayun, ang sarap kumain. Oo, sarap po niyang kinakain mo. Jocelyn, Punong Bayan. Tingnan ko nga. Sino? Si Punong Bayan. Si Jocelyn, Punong Bayan. Oh, huli. Huli. Hindi mo ako binibigyan, ha? Hi to Donalyn Ramirez, Michael Pascua, Dennis De Castro, Percy, Anakaya, yan, Fanny Limbaga, Chris Flor Joy, Joyce Conyega. Yan, hello sa inyo. Feli Ann, ayan, si Marlene Vasquez, Marian Roy, kamusta po kayo? Ito, Rizalina Aquino, hello ma'am. Oh, sa kabila.
Okay, para ano, si Nida Benoza na bahati na natin kanina. Eto, sa Saudi Arabia, God bless you. Ano yung binibigay? Ay, Mangustana. Arlene Bugay. Ann Coleta. Hindi gumagalaw si Ann, tol. Ah, saan? Ito si Ann, hindi gumagalaw. Picture yan eh. Picture. Oh, ayan. Oh, nakita mo? Ito, asya. Si Julius. Busy. Julius busy. Oh, yun. Oh, yun. Nag-text. Si Bernardina. Mm-hmm. Si Ma'am Saba. Si, okay. Ito, ang sweet. Alam niyo, sweet-sweet nitong si ano, Marie Boots. Wow. Oh, wow. Napaka-sweet niyo. Oh, pare-pare silang kama, no? At saka ano, tol, wala silang sakit sa ano. Saan? Sweet sila eh. Oh. Wala silang sakit sa kidney. Saan sila may sakit? Diabetes. Diabetes. Si Maribel. Kariga, Maria Irene. Oh, Maria Irene, nagmumotor, oh. Oo, grabe, wow. Nagmumotor ka, nanonood ka oh, sa ayan, amin. Ayan, oh, oh. Oh, may pagganong-ganong pa, oh. Idol kita, ma'am. Siya, oh, ayun, bumalentong! Bumalentong na! Sinasabi ko mag-iingat eh. Stoy, mauhuli kayo. Wala kayong barrier. Katrina Afable. Maraming salamat. Mayet. Ayan, si Mayet Saba. Okay. Ayan. So, ito na po. Dahil po kayo ay nakinig. Ang tanong ko, may natutunan po ba? Malinaw, malinaw naman po ba ang aking pagpapaliwanag? Salamat po sa Panginoon. Ngayon po, ituturo namin sa inyo, Dok, ano yung disiplina? Bago namin kayo bigyan ng guidelines, kailangan makasigurado kami na susundin nyo ang disiplina. Okay? Ano? Ay, pinipicturean tayo. Ulit. Evelyn, ulit. $5,000 po yun. May bayad. Ang dami nagpicture. Okay. So, ito po yung discipline. Lahat po kayo ay pabibigyan ko ng kopya. Na itong 7 Doctors of Discipline. Kailangan masunod nyo. After this, tsaka namin kayo bibigyan ng guidelines. Ah, sige. Ay, si Facebook at tsaka si ano, paalam na tayo, di ba? Yes, pwede na po tayo magpaalam. Kung meron po kayong katanungan, please mag-email po sa hfwebinar@gmail.com or magmensahe po kayo sa Health Forum with Doc Atoy Facebook Messenger. Yung mga nasa webinar, pag nag-send po kami ng guidelines, Vaya. Sa email po ninyo papasok yon. Ha? Kailangan i-fill out po. Ba't ako nagbabasa? Oh. I-fill out. Sige, binasa mo na. Gusto mo ako na? Ikaw. Ako. I-fill out po at i-send ang kasamang patient information via email din po na may pirma ni patient. Yan. Para matanggap okay? Nyo via email yung inyong guidelines. At sa ngayon po, na kami po yung nagpapaalam na sa ating Facebook. Ay, okay. Tama pagkatapos na. Sasama. Okay. Okay, ngayon so, po. Ito po yung discipline na kailangan nyo sundin. 7 Doctors of Discipline. Oh, paliwanag ni Boss Vic. Ihilang ako. Okay. Ang ating pong 7 Doctors na matatanggap nyo na yun, paliwanag ko lang po ng bahagya. The number one is Dr. Water. Okay. Dr. Water, ito po ay pag-inom ng 8 to 10 glasses of water sa ating mga kababayan. Hindi lang po ito po pwede sa limang sakit na babanggitin ko. Andiyan po ang RHD, rheumatic heart disease, pleural effusion, liver cirrhosis, ascites, and chronic kidney disease. Sila po ang, okay lang, tuloy lang tayo. Sila po ay hindi po pwede sa Dr. Water. Ang kailangan lang po nila ay makainom ng 1 liter maximum per day. Pero kung hindi naman po kayo nasasama doon sa limang sakit na nabanggit ko, kailangan po required kayo makainom ng 8 to 10 glasses of water. That is Dr. Water. Number 2, Dr. Sunshine. Kailangan po natin ang pagpapaaraw. Nabanggit din naman din kanina na kailangan din ni kidney para ma-generate ng maayos ang vitamin D na nakukuha natin yan kay Haring Araw. Kailangan po yan ang Dr. Sunshine. Which is kailangan lang po natin magpa-araw 5 to 10 minutes will do directly sa sunlight. Okay? Yan ay Dr. Sunshine. Hindi lang po kayo pwede magpa-araw kapag naulan. Yan. Dahil walang araw pag naulan. Okay. Next, Dr. Exercise, na kung saan kayo po ay kailangan magpa-sweat or magpa-pawis, pero hindi po strenuous ang activities, especially kung kayo po ay merong karamdaman. No strenuous activities. Okay? Kailangan lang po ang mild exercise, stretching. Mas maganda po ito, gagawin nyo habang kayo ay nagpapaaraw.
under the sun, at the same time kayo ay mag-exercise. Mas madali po kayong pagpawisan. Next is Dr. Air. After nyo mag-exercise, or eto, every morning na pagising, kailangan po natin si Dr. Air, which is the inhale, exhale. Ito po ang pag-inhale, exhale, pagpapalakas po ng ating baga sa ating pangangatawan. Kailangan po ang inhale, exhale, ito po ay kailangan sa nature, kumbaga sa tabing dagat, yan, sa maraming halaman, sa hardin, yan po nating ina-advise ang inhale, exhale. 10 to 15 times ang pag-inhale, exhale. Ang pag-inhale sa ilong, hold nyo ng 3 seconds bago nyo ibuga. Okay, inhale, then exhale. Okay, so 10 times to 15 times per day ang gagawin po natin sa inhale, exhale na Dr. Air. Next is Dr. Sleep. Kailangan po tayo makatulog ng 8 hours of sleep na kung saan ito po ay mag-i-start ng 10 p.m. up to 5 or 4 a.m. 10 p.m. up to 4 a.m. to 5 a.m. Bakit? Yan po ang kailangan ng tulog ng ating katawan dahil po sa gabi, diyan po nagkakaroon ng cell regeneration. Diyan po nagkakaroon ng pag-repair ng mga tissue sa ating katawan. So, importante po ang tamang pagtulog, especially sa gabi. Siya po si Dr. Sleep. Next is Dr. Diet. Tamang pagkain, balanced diet sa ating mga pasyente especially. Okay, do not skip meal. Okay, and ang pinaka-importanting meal na kakainin nyo ay morning. Heavy meal sa morning, okay lang po yun. And then lunch, okay lang. Pero pagdating sa gabi, do not eat too much pagdating sa gabi. You are not allowed to eat too much sa gabi dahil hindi na po gaano magpa-function ang ating organs dahil kailangan na nating magpahinga. Okay? So no heavy meal pagdating sa gabi. And last but not the least, andyan po si, ito yung pinaka-importante, si Dr. Energy, which is the positive mind of thinking, na dapat ho, positibo kayo sa gagawin nating treatment program pagdating po dito sa natural. Dahil ito po ang pinaka-importante sa seven doctors, ang inyong tamang pag-iisip na kung saan dito po ito magre-rely. Dahil once kayo ay positibo, papunta po tayo doon sa tamang kagalingan. Pero kung kayo po ay negatibo, mag-e-entertain kayo ng maraming negative sa buhay, hindi po magpa-function ng maigi ang ating brain para tayo ay makagawa ng tama. So that is Dr. Energy. Yan. So yan po ang ating seven doctors. At kasama po dito yung Herring's Law of Cure na kung saan, explain din po dito, mababasa nyo, yung mararamdaman or mai-encounter nyo during the treatment program. We call it body reaction. Kasi maraming nagkakamali dyan na pag uminom ng natural, nagkakaroon ng pakiramdam yung katawan, akala nyo side effects. Lilinawin natin, there will be no side effects because these are nutrients. These are naturals. But our body will sometime react dahil marumi ang katawan nyo, yung iba nakakaranas siyempre ng cleansing procedure. Katulad ng pagpapawis, pagdudumi, pag-ihi ng madalas, which are common, not normal, but common sa mga nagki-cleansing. Okay? Alright. So, mga kaibigan, itong mga nasa webinar, huwag po kayong aalis kasi we will be giving you guidelines. I-discuss ni Boss Vic namin yung guidelines. Huwag muna kayong alis. Magpapaalam lang muna kami sa mga nanonood sa amin sa YouTube at saka po sa Facebook. At saka dyan sa labas. Maraming nanonood? Hindi, walang tao. papaalam muna kami. Maraming salamat na way nakapagbigay na naman kami ng karagdagang kalaman. Abangan nyo. At meron pa tayong susunod. Iba namang sakit ang pag-uusapan natin. Most likely, ang pag-uusapan natin ang pigsa.
Ay, ang pigsa. Sorry. Di ba ubo? Hindi. So, next week, meron ulit webinar. Abangan sa post namin kung ano ang i-discuss namin. Pero sa Facebook at YouTube, nagpapaalam po muna kami. Ito po si Doc Atoy. At ito si Boss Vic. Diyan lang kayo at dito lang kami. So, stay healthy. And be happy. And to God be the glory. Bye-bye po sa ating YouTube at Facebook. At okay? Dito na tayo. Balik tayo sa ating web.